Pirates ninyo lahat mga katek, no? Welcome back into our channel. So meron po tayong bagong video ngayon. Bali ulit yung topic natin ay makikita nyo ulit sa ating thumbnails or title ng ating video. So bago pong lahat huwag mo natin kalimutan yung shoutout, no? Sa mga nagpabati doon sa ating mga kaibigan. So shoutout kay Maying Take Official, my channel, sana suportahan natin. Shoutout kay Glenn Daras TV, shoutout, my channel, suportahan natin. Rinaldo Coro, shoutout. Lance Denver Saldivar from DC Electronics Home Service. Aringay La Union, shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay Angelito Villena from Saria Lucina City. Milvin Tech Vlog, shoutout. Juanito Serbano from June Mark Electronics from San Mateo Rizal, shoutout. Shoutout din sa bagong kaibigan natin na si Nas Technician Life, my channel, sana suportahan natin. And shoutout na lang sa lahat nating mga kaibigan na mga tech vlogger, no? Sa ating group na electronics technician, shoutout sa inyo lahat mga kamaster. And samahan nyo ko at simulan natin to. Yan, magandang araw mga katek, no? So bali ito yung ginawa ni Ninyo Tech na isang microwave, no? So share lang namin yung aming mga na-experience dito, no? Kasi kadalasan na nangyari sa mga microwave na ito, sana yan Ninyo Tech. So ito yung kanyang terminal. So ito yung kadalasan na magiging shorted sa mga magnetron tube, itong kanyang terminal mismo. So ang gagawin namin dito, bali hindi lang kami bibili ng bagong magnetron kasi ginagawa namin, nire-repair namin itong kanyang terminal. Kasi bakit pa kailangan bumili ng bago kung pwede naman i-repair, palitan lang yung kanyang terminal. So check natin na Ninyo Tech, no? So papansin nyo yan, short sa kan bali short, ano bang tester? Leak. O yun, leak yung kanyang terminal dun sa kanyang case, bali sa kanyang body ground. Kasi yung normal na magnetron, bali di po yan magiging grounded sa kanyang case, no? Open yan, itong iti-test natin ang resistance from terminal, dalawang terminal papuntang body ground, i-open yan. So ito ngayon, no, check na Ninyo Tech, no? Leakage siya, may leak. Ayan. Ayun. So leak siya. So ito, hindi siya po pwede, sira yan, puputok yung fuse kasi nga may leak yung ating terminal. So bali yung terminal natin yung may problema. So ito, kinuha ni Ninyo Tech yung kumuha kami ng terminal doon sa ibang magnetron na yung mismong body niya mismo na sa loob yung problema. So ito, good naman yung kanyang terminal. So ito yung gagamitin natin. Yan Ninyo Tech, test mo nga ito kanyang, sa kanyang ground. Ayun, so mapansin natin mga katiko, hindi siya leakage, walang leak yung terminal, dalawang terminal doon sa ating kanyang body ground. So ito, kukonektad ko kasi sa kanyang body ground mga katik, eh. Ayun, oh. Kita nyo mga katik, no? Wala siyang leakage. So yan, so ito yung gawin namin Ninyo Tech, yung okay na terminal ipapalit namin dito, dito sa may, anong brand ito? Hanabishi na microwave, no? So ito, sana gagana to mga katik, eh. Kasi naghanap kami ng tutorial nito, wala kami nakita. So tingin ko ito ay first time in YouTube lang, sa tingin ko lang, no? Hindi totoo yan, bola lang yan. So ito, ipapalit yan ni Ninyo Tech dyan. Pero bago namin ikabit yan, i-rebets muna namin. So sige, ready natin yung rebets. Pero post muna natin to kasi ipisita pa yung ating camera, no? So yan, i-record natin yung mga katek, no? Kung anong gagawin namin, i-rebets muna namin yung bagong terminal kasi kailangan i-rebets yan para makabit. So ito, hawakan mo nang mabuti Ninyo Tech. Ano Brian? Alam nyo yung mag-vlog tayo mga katek, eh hindi madali, no? Kasi alam nyo na ayan, yun isa, tapos isa naman. Ay, matanggal. So ito naman yung kabila. Pag ganitong klaseng repair mga katek, kailangan talaga dalawang tao yung gagawa, no? Yun. Ayun. Yan si Ninyo Tech.
po, so nung next niyan ma ninyo tech. Si dalawang rivets lang, hindi kailangan apat. Dalawa. Okay na 'yan, tingnan na 'yan. Oh, 'yun, dalawang rivets lang yung ginamit namin dito mga ka-tech, no? Ayan. Tapos yung sulda, tapos pangalan ng ano. Oh. Bali, to na. Bali yung gagawin namin dito, ayan. Bali yung terminal nito kasi anong tawag dito, yung spot weld yung ginamit pang dikit dito, hindi to pwede na i-resolderan nyo. Pero ang gagawin namin dyan, i-solder namin yan, ihinginang namin yung terminal yan dun sa kanyang ito, sa kanyang ano to, tong connector. Tapos lalagyan namin ng magnetic wire para talagang hindi matanggal yung aming hinang, no? So balik na kami mga katik kung matapos na namin gawin yung aming procedure. So ipopost muna natin to kasi di lalagyan pa yan yung tik ng magnetic wire. So saglit lang. So ayan mga katik, no? So balik tayo, ito na yung ginawa ni Ninyo Tech. Kayan bali nung matapos naming mahinang yung connection niya, yung terminal dito, nilagyan niya ng magnetic wire. So pakita mo yung magnetic wire natin mga Ninyo Tech. So ito yung ginamit niya, tapos inikot niya dito, inikot niya dito, anong tawag dun sa Tagalog Ninyo Tech? Yung inikot niya dito para magiging lock yan, para titibay at hindi makalas yung ating hinang. So yan, matapos na maikabit or malagyan ng magnetic wire, ito hininang ulit para talagang didikit siya sa ating terminal. So yun, so ito na, testing natin. Testing mo Ninyo Tech yung terminal dun sa kanyang body ground. Yun mga katiko, wala na siyang ground, hindi na grounded yung ating terminal dun sa kanyang body ground. Ayun, okay. So, salamat Ninyo Tech. Shout out sa iyo. Galing mo. So, ito na. Moment of truth. Ititesting na natin 'to kung successful ba yung ginawa natin or gumana ba yung ating ginawa, no? Pasensya na kayo mga Tech. Maingay kasi umuulan. Umuulan dito sa shop. Sa shop lang yata umuulan. So, ito siya, ito yung kaniyang brand at saka model, no? Balance. So, ito ngayon, bali ito pala mga Tech, ibabalik 'to ni Ninyo Tech diyan, ika-cover natin diyan. Ayan. Tapos sa pagtanggal pala nito, kailangan yung ito flat screw para maihang natin yung kanyang lock, tapos para matanggal natin to. Tapos yung pabalik nito mga Ninyo Tech, idudokdokin naman. So ganun rin, tapos lagay diyan, tapos parang i-press natin yung kanyang gilid para maging lock siya. At ito kung sa tawag doon, para magiging fit siya dito at mabalik natin yung parang original na lock, no? So ito na siya. So di bali mga katek, gagawa kami ni Ninyo Tech ng full talaga kung paano yung step by step na pagtanggal doon sa terminal at saka pagabit. Kasi ito testing lang namin to, kung gagana to, gagawa tayo ng magandang version, yung updated or yung talagang detalyado, no? So ito na, bali titesting to ni Ninyo Tech dito, kabit natin balik dyan, tapos test natin kung iinit na ba yung ating magnetron. So kapag ito iinit, hindi natin kailangan bumili ng bago, no? So post muna tayo mga katek at ilalagay muna ni Ninyo Tech dyan at magtitesting tayo mamaya. Yan, ito na mga katek, bali natapos na ni Ninyo Tech na maibalik yung ating pinalitan na terminal. So ito na siya, ayan, nakabit na, no? Suppose may tubig na, ready na yung tubig natin. So tips ko pala mga katek, kung magtanggal ng ganito yung kanyang terminal, kailangan mo tong i-drill. I-drill mo yung kanyang dating, ayan, gamit yung drill natin. I-drill yung kanyang dating rivets, tapos yung ginawa natin kanina na papalitan ng rivets natin ulit, matapos papalitan ng bagong terminal. So ito na. Mabilis ang gawain ng mga katek, no? Kasi Sabado ngayon, uuwi kami. Tapos may konting inuman. Ayan. So ito na. Ready na. Lagay mo na yung tubig Ninyo Tech. Ayan. Ready yun. Tayo dito. So, ready na. Nakasaksak na yung unit natin. So ilagay mo sa 1 minute Ninyo Tech. Ayun. Gumana na. So ito pala mga katek ay pinalitan din ng fuse kasi nga shorted yung kanyang terminal dun sa kanyang body ground. So ito pumutok yung kanyang fuse. So ito pinapalitan na to ni Ninyo Tech. Hindi ko napakita, no? Pero yan, oh. Putol yung kanyang, di ba makita? Ayan. Yan, putol yung kanyang dating fuse. So yan, putol. So pinalitan na yan ni Ninyo Tech.
bago na yung kanyang fuse, tapos yung kanyang terminal. So antayin lang natin saglit mga katek, no? Nung 1 minute. Wala na kasi tayo ng 1 minute. Yan. Lagay natin sa 1 minute para masiguro talagang gagana or maayos na yung gana, maayos na yung pag-andar ng ating microwave. So yan. Gusto ko sana si Ninyo Tech yung mag-discuss yung mag-narit kasi nahihiya daw siya. Ayan. Papugi lang alam ni Ninyo Tech. So antayin lang saglit mga katek na malapit na tayo matapos sa 1 minute. Ayan. Saglit lang, tiyantay lang mga katek, malapit na tayo matapos sa isang minutong pag-testing. Yun, umagting na. So it means tapos na yung 1 minute. So yan, pakita mo nyo tek kung uminit pa. Baka naman hindi yun yung minute. Init mga katek. Ayun, no, mapansin nyo mga katek, no? Walang halong daya, ayun o. No. Ayun, ayun, ang init. Good. Ayun o no, makita. Ayun, okay. Makita nyo na umuusok yung ating, ayun o. No. Ayun. Wow. Yun mga katek ha, mainit na yan. Walang halong daya to. Oh, yun. Oh. May usok na. Kaya, siguro, init na siya. Hindi, walang halong daya to, mga katek. Fair play yung ating ginawa dito. So, yan. So, gumana po yung aming, anong tawag doon? Anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Nasa dulo na dila ko, mga katek. Basahin nyo na lang. So, ito, sanay may natutunan kayo sa ating ginawa, no? Kahit na konting tips lang to ay sanay kapupulutan nyo ng konting aral. And experiment pala yun, experiment, nabasa ko na. So hanggang dito lang mga katek at gagawa kami ng mas full video na mas maganda kasi experiment pala man to pero gumana, yun, gagawa kami ng part 2 nito. So hanggang dito lang mga katek at maraming salamat sa inyong lahat. Si Ninyo Tech, ayan, thank you very much, God bless, see you in our next video.